Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, so sinisipag talaga tayong mag-upload ng mga video ngayon. And una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Within today, merong 10 nag-subscribe sa akin na mga kaibigan ko, na family member ko. And nagpapasalamat ako sa mga magagandang feedback na binigay nila sa akin. Napaka-supportive at saka napaka-positive naman ng mga feedback na narinig ko tungkol sa pag-vlog ko. And happy ako na masaya sila para sa akin, which is nakakapag-push sa akin na ituloy lang, sige, wala naman tayong masamang ginagawa, wala naman tayong masamang, or wala naman tayong tinatapakang ibang tao, ginagawa ko lang kung anong nakakapagpasaya sa akin. And for tonight's video, what I'm going to do is to get unready with me. So, magtatanggal ako ng makeup, magre-reveal ako ng aking skin, kasi nga, as I've said, napaka-acne prone skin ko, and what I'm doing kapag nagtatanggal na ako ng makeup. So, salamat nga pala sa kuya ko na napaka-supportive bago ako magdire-diretso sa video na to. Salamat sa kanya kasi sabi niya, bago daw ako gumawa ng video, make sure na walang mga nakasabit-sabit na mga damit dyan. Kaya nga sabi ko sa kanya, next time kuya, utol, sige, susundin ko yung advice mo. Kasi nga, kagabi, excited lang mag-video. So ayan, pagoda na ang lola mo, week ko nang tinanggal yung ano, or hindi ko na tinanggal yung jacket na nakasampay doon kagabi doon sa background. So ayan, nag-iba na lang ako ng position. So andito ako ngayon sa kama ko, and makikita niyo yung kasama ko sa bed ko, si Pogi at saka si Colette. Ayan. Ito yung aking mga alaga. Ayan. So, lahat sila gift ni Mark sa akin. Ito nung birthday ko, and ito naman yung anniversary or vala. Basta yun. Gift niya. Na-appreciate ko naman lahat. Tapos yun, so sila muna yung kasama ko ngayon kasi wala si Mark. Wala yung partner ko. Nasa work siya. So ako lang dito at nakakapag-kuda-kuda ako mag-isa. Nakakapag-ingay-ingay ako mag-isa. Which is advantage yan kapag nagbablog ka. Yun, so, and one more thing. According to sa kuya ko, kapag magbablog ako or mag-ano ka ng mga products na gusto ko, kailangan nakalinya na sila. So ayan, papakita ko sa inyo. Nandiyan na sila, nakalabas na. So, this, ito yung mga gagamitin ko na pang unready with me. Yan! So, ayan. Pato ko muna kayo dyan. At saka kay ano, shoutout nga pala kay Jen. Jenny. Morante. Yan. Salamat. Malinaw daw yung camera. Opo, A3S lang yan. Kasi wala pa tayong budget. Ganyan. Pag nakasawda tayo sa 4-piece, ika nga nila. Yun, tapos yun. So, let's start na. Para mag-unready with me, una-una kong ginagawa every night is magtanggal ng makeup using wet wipes. So, anything will do, pero ako, ang ginagamit ko or binibili ko dyan sa supermarket na malapit sa amin is yung Chubbs. Sensity, no fragrance, no alcohol. So, nakalagay dito, very thick, very strong, very soft, very big. Ano kaya yun? Basta yun. Tapos, yan. So, normally, dalawa yung nagagamit ko kasi, syempre, makapalang mock-up, diba, day? So, guys, disclaimer lang, hindi perfect ang skin ko. At itong mga ginagamit ko ay personal kong mga pinili para matulungan ako na matanggal yung makeup ko or malinis yung mukha ko every night na nanggagaling ako sa work. So, hindi naman sila sponsored. Kahit banggitin ko sila. Tapos, ayun, let's start na. So, ayan. Tsaka guys, hindi ako perfect skin ko. Makikita nyo yung skin ko, hindi ako proud sa skin ko, pero hindi ko rin naman siya kinakahiya. Kasi I know kung ano yung dahilan, kung bakit ako nagkakaganito, or bakit nagkakaganan yung skin ko. And I know from myself na ganun, may condition akong ganun, may health condition akong ganun. So, no bashing. I do respect all kinds of skin. Maputi, maitim, makinis, malaking pores, walang pores. Nire-respect ko naman kayong lahat. So, let's get it on. Okay, let's start by removing my lipstick. Meron akong salamin dito sa harapan ko. Kaya lang baka masyadong mataas. Ayan. At saka baka kung saan ako tumingin. Okay. Wait ah, guys. Something adjustment. Ayan. So, naglagay ako ng salamin. Paikot. Kasi feeling ko ito yung napakaraming makeup talaga. So, ang lipstick ko naman na ginamit is hindi naman siya putok na red. Pabebeng pink lang siya, kaya madali rin naman siya matanggal. Ayan. And of course, habang nag-get unready tayo, no, mag-share na rin ako ng mga thoughts ko about sa buhay-buhay, ganyan. Alam mo kasi, alam niyo po kasi guys, number one na fear ko is yung
ma-discriminate because of my skin. And may mga times na hindi ko siya ma-manage, may mga times na na-manage ko siya. Syempre, tao lang din naman ako, no. Nasasaktan din ako kapag may naririnig akong anything about sa skin ko kapag napipintasan ako or nadjo-joke ako. Ganyan. So sa akin, tinatake ko na lang siya as challenge. Challenge para alam niyo yun, para ma-improve ko yung skin ko, yung condition ko, yung health condition ko. And shoutout lang po, no, dun sa mga taong mapagpintas ng kapwa nila. Although hindi naman nila kilala personally, madali silang mag-judge based sa nakikita lang nila sa physical appearance. You know, yun ang ibig ko sabihin. So, ayan, unti-unti nyo nang makikita ang bare skin ko. But this is how I do it. Ganito ako maglinis ng mukha. Ayan. So, binimake sure ko na natatanggal yung mascara kasi, syempre ayoko naman siyang mas madali siyang maghilamos kapag katanggal na tanggal siya through wipes or dun sa makeup remover. Ayan. So, ayan, makikita nyo. Ayan, diba? Mga isang kilong makeup everyday. Diba? Hirap maging babae. Kala nyo lang. Alang natin ako yung gawin to. Alang-alang sa trabaho. Alang-alang sa ekonomiya. Ayan. Tapos, ayan. Sama na yung leg mo kasi naglalagay ka din naman dyan. Gamitin mong mabuti yung wipes hanggat kaya mong gamitin kasi sayang. Pero normally, nakakaabot ako ng dalawang wipes. Kasi ayan, super dirty na siya, diba? Imagine, kailangan mo siyang tanggalin talaga ng bonggang-bongga. Binabaliktad ko pa yan. Para matanggal lang ang mukap sa face. Ganon. Ayan. So ayan. Ayan, todo na siya. So, itatapon na natin siya. Super dumi niya, diba? Ayan, guys, imagine. Ito yung nilalagay ko sa mukha ko or nilalagay ng mga babae sa mga pagmumukha nila everyday. Which, hindi naman talaga namin gusto. At saka, sino ba naman hindi gustong makahinga-hinga yung skin? Wala lang talaga kaming choice. Kaming may mga acne-prone skin. Wala lang talaga kaming choice. Kailangan lang talaga namin na gawin to. Kasi, syempre, ayaw din naman namin na napipintasan, napupulaan. Ayan. But I make sure naman na nililinis ko siya talaga ng sobra-sobra. Para. So, hindi na siya masyadong madumi. Kasi nga, natanggal naman na halos lahat. So, ayan guys. Until feeling mo okay-okay na, so pwede na tayo mag-start ng makeup remover. So, ang brand na ginagamit ko for my makeup remover is yung Loreal Micellar Water. Wait lang ha. Todo lang natin to. Sayang eh. Yan, wala na masyado. Di ba makuha? So, na ako. Magma-micellar water na ako. Teka nga, ayoko na mag-Indian seat. Ang sakit na lang pa ako. Ito yung cotton pad. Yan siya. Tapos, kailangan gawin niya siya hanggang sa makita niyong malinis na yung cotton pad. So, ayan. Ayan na yung bare skin ko. Meron ako mga active pimple kasi kakatapos ko lang talaga magkaroon. So, ayan. Ayan mga active pimples ko. Isa, dalawa, tatlo, tatlo. Yan, tatlo lang naman siya. Yung mga nakikita nyo dyan sa palipaligid na yun, ano ba yun, may bolak. Yan, so, igaganyan mo na siya, yung micellar water. Ay, sorry naman, nakalimutan ko pakita sa inyo. So, ito yung ginagamit ko as my makeup remover. Ito yung micellar water from L'Oreal Paris. And, meron siyang, glycolic acid. Wait nga. Well, removes makeup. So, ito yung claims niya. Removes makeup, dissolves makeup from the face, eyes, and lips in one gentle action without rubbing or rinsing. Cleanses delicately, captures impurities. Soothes, the glycerin works on deeply smoothing and soothing the skin. Hypoallergenic, no perfume, no alcohol. Tested under dermatological and ophthalmological control, channeling. Ayun. Tapos yun, ang nagustuhan ko sa kanya nung binili ko to is no perfume, no alcohol. And, yun, so, meron din siyang glycerin as acting as deeply smoothing and soothing the skin. So, ayun na. Pasahan na natin yan. Alam mo yung ganito kalaki? 400 ml. Magkano ba ito dito? Sa 42 dirhams. Siguro almost 500 pesos. Good for ano na to. 2 months sa akin yung ganitong kalaking bottle. So, ayun, nalagyan ko na yung cotton pad. Di pa naman siya tuyo. Dagdagan ko na lang. Dami na. Ayan. So, ayan. Start na natin. Susunod nga rin ako ng headband.
Without rubbing, pero nirarub ko pa rin siya kasi nga gusto ko ma-make sure na hindi naman sobrang diin. Alam ko naman din yung control ng ano. Tsaka alam nyo, pag ginagamit ko siya, ay may unti-unti nang nakukuha sa kanya, diba? So pag ginagamit ko siya, naramdaman mo, iba siya sa mga ibang micellar water. Hindi siya drying, hindi rin siya masakit sa mukha, hindi siya, basta, hindi, wala siyang ano, tingling sensation. Tingling sensation. Yun. Tapos, ayan. So make sure na ikot siya sa lahat ng parte ng face mo na nilagyan mo ng makeup. And yan. Actually, hindi pa ako nakain eh. Kaya inuna ko lang muna to. Vlogging is life. Yan siya. So, hanggat meron pa siyang ano, dumi, ayoko nang baliktarin siya kasi nasisira na yung cotton. Tsaka nung cotton na nabili ko. Ayan, lalagay ulit ako. Second, hindi ko na masyadong babasain para hindi masira yung cotton. Ayan. Wala na siyang masyadong makuha. Kasi nga, na, ano naman na. Linis ko na siya ng bonggang-bongga. So, advice lang, no, para sa ating mga nagme-makeup ng everyday. Everyday na kailangan, kailangan nyo ring linisin yung inyong face. Bago matulog, huwag nyong katamaran. Linisin nyo yung face nyo. At huwag kayong magtipid sa sarili nyong mukha. Kasi, mukha nyo yan eh. Diba? Ako nga, hindi nagtitipid eh. Ganito pa rin nangyayari, diba? What to do? Diba? But that's life. We have to accept the fact that this is what I have. Yun, so ayan. Ayan, tsaka alam nyo ba, ingit na ingit ako dun sa mga babaeng wala nang kailangan ilagay sa mukha. Diyos ko, kung alam nyo lang, pangarap ko yan, yung lalabas ko ng bahay. Kaya tuwa ako pag bakasyon kasi nakakapagpahinga yung skin ko sa makeup. Ayan, may nakukuha pang mascara. O, ayan. Oh, tara, YouTuber. Wala naman pang focus, tayo phone lang to. Diba, ayan. Ayan. Nakukuha yung mga ano. Bagay-bagay. Nakadikit siya sa mata mo. Na, hindi naman yung portion na yun ang inano ko sa mata. Ito yung medyo malinis pag ginanya ko sa ilong. Explaining. Ayan. So, para sa mga kaibigan ko, libre lait. Pisti kayo. Ayan. Siyempre, joke lang yun. Hindi ko laitin. No bashing, please. Yan na. So, halos wala na rin naman akong makuha, kundi yun sa mata. Binaligtad ko. So, after this, yung makeup remover, ready na tayong mag, sasabihin ko na lang sa inyo na hindi ko na ipapakita. So, ready ka nang mag-ilamos, and ang ginagamit ko ngayon is yung Neutrogena Facial Wash, anti-spot, anti-basa, yung mga pang, ano, nasa banyo kasi, hindi ko na kinuha. Basta yung anti-dark spots, nakaka-help daw siya mag-prevent ng upcoming pimples or acne. So, yun lang. Napaka-gentle naman niya sa mukha. Wala siyang mga beads or anything. Tapos yun, mag-wash lang ako ng face. And then, or mag-shower na rin after ko magtanggal ng makeup. So, ayan. Thank you sa mga nanonood at sa mga manonood ng video na to. And, I hope na may mga ganap sa mukha ko na magbago. And after that nga pala, after kong maghilamos, after kong mag-shower, and kapag bago na ako matulog, ito na yung ginagamit ko. Ito yung toner, ito yung Cosrx AHA BHA toner from Cosrx. So, maganda siya kasi naka container niya is plastic and spray, ano siya, meron siyang spray, pang spray na ganyan. So, pag sa cotton pad, ang gagawin ko dito after taking shower, spray mo lang sa cotton pad. Yan, alam mo na sa cotton pad lang mapupunta yung product kasi nga nakokontrol mo siya. So ayan, after ko mag-shower, mag-ano na ako, magto-toner, and after that, mag-ano na ako, magki-cream, magna-night cream na ako. Ang ginagamit ko naman is yung White Perfect Night Cream from Loreal. Kiniklaim niya na whitening and even tone, melanin vanish and tourmaline
yun, nakakapagpatanggal siya ng dark spots, kaya ako siya napili. And it costs for around the siguro 60-something dirhams, mga 900 pesos siguro sa atin, or 800, mga ganun. Tapos yun na yung night skincare routine ko. After ko mag-shower, yun na yung pinaka-night skincare routine ko. Magtanggal ng makeup through wipes, and magtanggal ng makeup through micellar water from Loreal. And after that, maghihilamos na ako. And syempre kasama na din yung shower. Tapos after noon, magto-toner ako at saka magna-night cream ako. Napakasimple na lang ng ginagawa ko. Ayoko na maglagay ng kung ano-ano sa mukha ko. And paminsan nga pala, paminsan lang, nagko-kojic acid ako para matanggal yung mga dark spots ko. At saka kung compare dun sa itsura ko dati, before yung mga videos ko, kung makikita nyo, grabe talaga. Para kang tigyawan at tinubuan ang mukha. Ganon. Tapos, syempre, super lungkot nun, diba? So, ayan. Let's see kung ano magiging epekto sa akin ng AHA, BHA, at saka yung night cream na binili ko. Bibigyan ko kayo ng review or feedback dun sa products na ginagamit ko for my night skincare routine naman. Thank you all for listening, and I hope you keep on watching all my videos and share. Please like, share, and subscribe. Thank you! Bye, guys! Have a good night!